No. Hi guys, it's me again, Boss Richard in the house. Magandang hapon sa inyong lahat. Miga-miga love shout out sa lahat ng mga viewers natin at sa lahat ng mga sumusuporta sa aking YouTube channel. Ayan, thank you so much sa inyong lahat. So ngayon guys, ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol naman dito sa pag-receive ng truck delivery ng San Miguel Brewery. So nandyan yung truck sa labas, puntahan natin at bibilangin natin ang kanilang dala. So una-una ang gagawin natin guys, kutulad nga nung dati nung nag-receive tayo ng delivery ng Coca-Cola product, ganun din ang gagawin natin. Ang kakaibahan lang dito guys, kasi mayroon siyang twist. Oh my God! Makikita nyo kung paano yung twist na sinasabi ko dito. So ngayon guys, tara, samahan nyo ako sa labas. So ngayon guys, nandito tayo sa ano, nandito na yung truck. Akyat tayo para mabilang natin na ito yung resibo. Bibilangin natin, akyatin natin kung tama yung dala nila. Kasi tingin ko may sobra, daming dala. Ang daming dala. Kaya, akyat tayo guys, bilangin natin. Wait lang, dito muna sa baba. So ganito guys, ang ano guys, gagawin nyo para mas mabilis. Akyatin nyo na lang para madali bilangin, kasi kailangan lang kasi malaman ninyo ang latag nitong pula at saka yung latag nitong green. Itong pula, arismos na maliit, ang latag dito is, yung latag, ibig sabihin yung kabada niya, 16 ang latag. So bilangin nyo lang pataas, halimbawa ito 1, 2, 3, 4, ganyan ang bilang. Tapos ganun din dito sa green, ito ang latag dito 16, dito naman 18. Ang kulay green, yun ang mucho, yung litro na Red Horse. 18 ang latag din niya. Kaya madali lang bilangin guys. Bilangin muna natin. Ito, barko, no? Pugi! Uy! So yun, alam na. ang hirap bumaba. Teka lang. Ganito lang yan eh, pagbaba. So yun guys, no? Ayan, nagbababa na sila guys. Binababa na nila yung karga ng truck. Hintayin na natin matapos. Ayan yung truck na yan, galing sa ano yan, galing ng ano lang din siya. Ang tawag dito sa amin is parang distributor siya ng San Miguel Brewery. May opisina din sila, malaking kumpanya rin sila guys, kasi may mga may warehouse din naman sila. Yun nga lang, ano sila, direct din sila sa company mismo ng San Miguel Brewery. So kami rin, direct din kami kumukuha sa kanila. Kaya kung ano yung programa sa company ng San Miguel Brewery, ganun din ang nakukuha namin. Kasi pare-pareho kami direct. Sila direct, direct din kami. Sa kanila kami kumukuha. Kaya kung ano yung programa ng San Miguel, nakukuha rin namin yun. Pagka ininom yan lahat, siguro mga isang linggo bago maubos. Kung ininom yan mga 20 katao, mga ilang buwan yan bago maubos. Kanya karami. Mga 20 katao lang. Isang buwan na inom, no? Ayan nga. So yun guys, no? So yun guys, no? Bilang na natin. So nabilang naman natin na niya yan. Hihintayin na natin silang matapos. Tsaka yan, bago naman sila pagkarga ng basyo, ay tinicheck din yung truck. Tinicheck din yung truck kung may laman pa siya, na may laman pa siya na may laman. Kaya yun, nililitan bago sila magkakarga ulit ng basyo para sigurado tayo na lahat ay binaba.
lahat nila ay pinasok. Ayan. Ayan, gagawa po nga ng ano eh, lalo na itong isa o driver. Driver na pahinanti pa, kawawa naman. Driver na pahinanti pa, pero masipag yan guys, babait yan. Alam mo kasi yung mga tao, nakikita natin yung mga kahit ganyan na sila, masisipag yan sila. Mababait pa. Mga pogi pa. What? Diyan nila ikakamada yan hanggang matapos. So mamaya ulit guys, no? Bibidyohin natin ulit mamaya. Ipapakita ko naman sa inyo sa pagkatapos sila magbaba at pag nakakarga na sila ng basyo. Dahil doon din natin bibilangin ulit yung basyo pag nasa truck na siya. Pinapakita ko sa inyo ngayon dito sa aking vlog. Isa rin itong sa business tutorial natin dito sa battle business na tinuturo ko po sa inyo, no, kung paano mag-receive ng delivery sa truck ng San Miguel Brewery. Yan yung truck ng San Miguel Brewery guys, no, kung paano i-receive, paano kailangan kasi ano rin siya, kumbaga habang pinapasok nila yung may laman. Siyempre guys, nandun na rin yung babantayan nyo. Siyempre, titignan nyo yung mga tao kasi minsan nababasag yung isang buti, dalawang buti na hindi nyo napapansin. So, siyempre, pag pinasok sa warehouse yun, sayang naman. Magkano rin yung isang buti ng Red Horse, lalo na yung malaki. Kaya kailangan din siyempre talaga nakamonitor kayo hanggang matapos yung pagbababa nila nung karga sa truck. Para at least, kumbaga, sure kayo na okay lahat. Kaya dapat ganun talaga, ganun ang pagre-receive at pag-re-receive ng delivery. Tulad ng ginagawa natin, una-una, kinuha muna natin yung sibo bago natin binilang, inakyat natin para sigurado tayong tama ang pagbibilang natin. So, ito yung ano guys, ito yung resibo, no? Ito yung resibo nila, yan. Kaya yan, para ano, mamaya guys, balikan natin sila mamaya pagkatapos sila magbaba, no? Kung magkakarga na sila ng basyo para mabibilang natin ng tama. Laman sa truck, tapos na sila magkarga. Bilangin natin kung ilan yung karga na nila para mabayaran na natin. Akpet tayo ulit. Do it! Ay, ay! Ayan guys, no, tapos na nga natin binilang. Pawis na pawis ako, galing ako sa labas. Grabing init. Init sa ngayon dito, no? Ayan guys, alis na sila. Tapos na. Ayan. Okay. Maraming salamat sa inyo, sa lahat ng suporta ninyo, at maraming salamat din po sa lahat ng nag-subscribe, sa mga nanood sa aking video, sa aking YouTube channel. Thank you so much guys. Huwag niyo kalimutang mag-subscribe at i-hit ang ating notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong video na upload ko dito sa ating business tutorial sa soft drinks dealer. So maraming salamat guys. Thank you so much. Bye-bye.